Ang mga sikat na personalidad, gaano man kataas, gaano man kaengrande ang buhay na tinatamasa, ay hindi pa rin nilalayuan ng mga kwentong bayan, haka-haka at mga palapalagay sa mga pangyayari sa kanilang pagkamatay. Ngayong araw, bibida sa ating kwento ang sikat na mati ni Idol noong late 90s na kilala bilang katambal ng sikat na veteranang aktres na si Claudine Barreto, ang nag-iisa, Mr. Rico yan. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para sa mas updated na kwentuhan. I-like na rin ang ating bagong page para hindi kayo nahuhuli sa mga kwentong tinatalakay natin. Mabalik tayo sa pumanaw na mati ni Idol. Bago tayo dumako sa mga haka-haka sa kanyang pagkamatay, unahin muna nating kilalanin ang gwapong aktor. Si Ricardo Carlos Castro yan, ipinanganak March 14, 1975, ay isang model, film and television actor, host, spokesperson at entrepreneur. Mula sa may kayang pamilya, dugo ng mga sundalo at negosyante. Sa una ay hindi naman ganoon kaingay ang buhay ni Rico. Ngunit, nang minsang pumila siya sa isang fast food chain, ay nadiskubre siya ng isang talent scout at inalok na mag-audition para sa isang TV commercial. Hindi man siya agad na nahikayat, tumuloy pa rin siya at dito na nga nagsimula ang kanyang karera sa showbiz. Lumabas siya sa ilang commercial at ilang programa sa telebisyon saka nabigyan ng bigger roles. Ilan sa mga ito ay nang lumabas siya bilang Ricky Salveron sa programang Gimmick noong 1996. At ang isa sa pinaka di malilimutan ay si Gabriel Maglayon nang mula sa Puso noong 1997. At syempre, mas lalo pang lumawak ang popularidad ng aktor nang lumabas ito bilang Derek sa teleseryeng Mara Clara na pinagbibidahan ng Queen of Filipino Soap Opera na si Miss Judy Ann Santos. At dahil nga mula noon hanggang ngayon ay boom na boom ang Mara Clara, malaking bagay ito para sa aktor. Nagkaroon pa siya ng iba't ibang palabas kung saan nakatambal niya ang aktres na si Judy Ann Santos at lalo pang tinangkilik ng masa. Pero syempre, ang hindi makakalimutan noong 90s ay ang kanyang pagganap bilang Gabriel Maglayon sa prime time na Mula sa Puso at Saan Ka Man Naroroon, kung saan kapwa naging katambal niya ang noon ay love interest niyang si Miss Claudine Barreto. At dahil patok na patok ito, nasundan pa ito ng Mula sa Puso, The Movie, noong 1999 at nang marami pang opportunities para sa aktor. Bukod sa pagiging aktor, kilala din si Rico yan sa pagtulong sa pamamagitan ng pagbuo at pakikisapi sa mga foundation na tumutulong sa kabataan. Naging spokesperson rin siya ng The Department of Education in Culture and Sports at naging active sa iba't ibang serbisyo publiko at naging parte ng mga non-profit organization. Ngunit, lumawak man ng lumawak ang popularidad ng aktor, iba pa rin ang usapang oras kung oras. Malungkot mang isipin, maagang pumanaw ang aktor. March 29, 2002, si Rico ay natagpo ang wala ng buhay sa kanyang hotel room sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa City, Palawan. Holy Week noon, kaya naman naisipan lumabas ng barkadahan nila at kabilang nga ang kanyang co-star na si Dominic Ochoa na siyang nakadiskubre sa sinapit ng aktor. Sa kabilang silid umano si Rico natulog dahil malakas ito humilik. Kinabukasan, nang gigisingin na niya ito ay nadiskubre niyang lifeless na ang katawan ng binata. Nang umabot ang balita sa kanyang noon ay katambal / ex-girlfriend na si Claudine, ay kinailangan pa itong isedate para kumalma. Ilang linggo pa lamang noon nang pumutok ang hiwalaya ng dalawa, ngunit ayon kay Claudine ay nakapag-usap naman sila na aayusin nila ang kanilang relasyon.
marami ang mga balitang nagkalat patungkol sa totoong sinapit ng aktor. Ngunit, ano-ano nga ba ang mga ito? Una, suicide. Dahil nga kahihiwalay pa lamang nila ng ex-girlfriend na si Claudine Barreto, marami ang nagsabi na ang pagkawala ng aktor ay dahil sa heartbreak na tinamo sa aktres. 4 na taon ang kanilang naging relasyon at isa sa mga naging tough love team noong 90s, kaya naman hindi ito naging madali para sa kanya. Hati naman ang opinyon rito ng mga tagahanga dahil nga sa mga interview ay bakas na bakas ang lungkot ni Claudine at inamin pa ng aktres na nag-usap na sila ng aktor. Pangalawa, drugs. Isa sa mga kumakalat na balita, dahil nga galing sa party ang aktor, ay nakagamit umano ito ng drugs. Ang isa umanong kaibigan nito ay nagdala ng drugs na may matinding epekto. Ayon sa isang talk show host, puro umano magagandang ginawa lamang ni Rico ang ipinapalabas. At kinwestiyon pa ng nasabing host kung bakit hindi ipakita kung may nagawa mang kamalian ang aktor para hindi na ito tularan ng mga kabataan. Ayon pa sa kanya, marahil ay dinoktor ang autopsy nito at pinalabas na acute hemorrhagic pancreatitis lamang ang dahilan ng pagkamatay nito imbes na drug overdose. Ang bagay na ito ay umani ng malaking kontrobersya at hindi rin nagustuhan ng pamilya ni Rico. Ayon pa sa mga nakakakilala sa aktor, imposibleng drugs ang ikinamatay nito dahil nga napakabuti nitong tao at kaisa ito sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. May kredibilidad rin itong pinangangalagaan at ilang beses naging parte ng ilang foundation tungkol sa welfare ng kabataan, kaya malabo umanong mag-take ito ng drugs. Ayon pa sa mga showbiz insiders, proud na proud pa umano ang aktor na kahit kailan ay hindi pa ito nakakagamit ng drugs. Ikinasama rin ito ng loob ng kanyang kaibigan na pinagbibintangan umanong nagdala ng ecstasy roon at itinangging hindi sila gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Nang mga panahon kasing iyon ay may kumakalat pa na text messages tungkol sa drugs na tinake umano ng aktor na siyang naging dahilan ng pagkasawi nito. Pangatlo, hemorrhagic pancreatitis. Sa lahat ng kumalat na dahilan ng pagkasawi ni Rico, ito ang pinakatinanggap. Sinundo ang bangkay ng aktor ng pamilya nito at dinala sa krame. Ayon sa police report, hemorrhagic pancreatitis o bangungot na nagresulta sa cardiac arrest ang ikinasawi ni Rico. Ito raw umano ay dahil naparami ang seafood na nakain ng aktor. Isama pa ang alak na nainom nito ng gabing iyon, kaya naman namaga ang pankreas nito. Sumakatuwid, ito ay dahil sa pagtulog ng labis ang kabusugan. Ito ay nagdulot ng komplikasyon na sa huli ay natuloy sa hindi inaasahang pagkawala ng aktor. Iba-ibang term ang ginagamit rito at kabilang sa mga ito ang hemorrhagic pancreatitis, sudden arrhythmic death syndrome at sudden adult death syndrome. Pero karaniwan itong tinatawag na bangungot. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng doktor na si Alvin Mahoska at book author na si Eri Stanley Gardner, nang imbestigahan nila ang ilang kaso ng death by nightmare sa Hawaii, bagamat hirap silang ma-identify ang totoong cause, napansin nilang wala naman umanong sign na nilason ang mga biktima ng ganitong insidente. Normal rin umano ang mga vital organs ng mga ito at kapansin-pansin na bigla na lamang silang hindi nagigising. Ang kahindik-hindik pa rito, pawang mga binatang Pilipino ang tila punterya nito. Noong una, inakalang pawang mga binatang Pilipino lamang ang target nito, ngunit na-report rin ito sa ilang karatig bansa gaya ng Thailand at Japan. Sa isang article sa International Journal on Epidemiology noong 1998, kung oobserbahan ang mga kaso ng bangungot sa Manila mula 1948 hanggang 1982, halos puro lalaking di nalalayo sa edad na 33 taong gulang ang madalas tamaan at halos pare-pareho rin ang oras ng atake nito sa kanila. Bandang alas 3 ng madaling araw. At dahil nga likas na mapamahiin ang mga Pilipino, syempre may sari-sarili itong version ng bangungot. Walang iba kundi ang batibat. Mula sa Ilocano folklore, ang batibat ay isang matabang matandang babae na naninirahan sa puno.
At dahil nga babae ito, malamang na puntirya nito ay ang mga kalalakihan. Pinapasok nito ang naturang bahay saka aatakihin ang pinakamalapit na makita nito sa pamamagitan ng pag-upo sa dibdib nito upang mapigilan ang paghinga nito. Pero syempre, hindi naman ito tatanggapin ng karamihan lalo pa at 20th century na ngayon. 10 taon matapos ang insidente, ipinaliwanag ng mga eksperto ang tunay na nangyari kay Rico Yan. Sa naunang paliwanag, ang nangyari sa aktor na cardiac arrest dulot ng acute hemorrhagic pancreatitis ay dahil sa pagtulog nito ng busog. Ngunit sa paglilinaw ni Dr. Giselle Gervasio, cardiologist at electrosociologist sa St. Luke's Medical Center, hindi naman umano konektado ang bangungot sa pancreatic system. Puso talaga ang pinanggagalingan ng bangungot. Dito nagkakaroon ng napakabilis na tibok ng puso at iyon ang nagdudulot ng cardiac arrest. Nasa 60 to 100 per minute lamang ang normal heartbeat at kung minsan umano, sa ilang kaso ay umaabot na ng 300. Ito ay nagdudulot na ng cardiac arrest dahil sa sobrang bilis ng heartbeat ay hindi na nakakayanan pa ng puso. Dagdag pa ng doktor, kung titignan natin ang history ng pagkakadiskubre sa bangungot, napansin nila na marahil na marami sa mga binabangungot ay nakainom, kaya rin siguro na-associate sa pancreatitis. Sa mga naunang autopsy, nakita na parang merong pagbabago sa pancreas, kaya ang unang naging konklusyon dito sa atin sa Pilipinas ay pancreatitis ang sanhi. Bagamat di pa ito napapatunayan, nilinaw niya na ang pagbabagong iyon na nakita sa autopsya ay dahil patay na ang pasyente at hindi iyon ang pumatay rito. Sa puso na ngayon ang tinitignan na dahilan ng bangungot. Sa kabila ng lahat, anuman ang totoong dahilan ng kanyang pagkasawi, malinaw na si Rico Yan ay isa sa mga di malilimutang bituin sa show business. Ang kanyang ambag sa industriya sa loob ng maikling panahon ay sapat na para maalala siya ng masa. Hindi lamang sa kanyang sinapit sa maagang edad, kundi dahil na rin sa kanyang talentong ibinahagi sa atin.